Isang araw, sa isang gubat ay mayroong tawak na gumagala. Siya ay naghahanap ng ahas upang magamit sa kanyang mga ritual at antigo. Sa wakas ay nakahanap rin ang tawak ng ahas at inilagay ito sa bakol na gawa sa tubo. Habang palayo ng palayo ang tawak ay napagtanto niyang kailangan niyang pakainin ang ahas. Kaya naman nagsimula siyang maghanap ng daga. Mayat maya ay nakahuli siya ng malaki at matabang daga at inilagay ito sa kanyang bakol. Sa loob ng bakol, ang ahas at ang daga ay nasa mahigpit na sitwasyon kung saan ang ahas ay malapit ng kainin ng daga. Ah, ang hangal na tao na ito ay nilagay ako sa bakol. Ikaw lamang ang gusto ko sa panahong ito. Kaya naman ay kakainin na kita. Sandali! Pakiusap! Pakinggan mo ko! Huwag mo akong kainin at nangangako akong tutulungan kitang makaalis sa bakol na ito! Pareho tayo mamuhay ng malaya muli! Kapag ako ay kinain mo, ay hindi ka napapatakasin pa ng taong ito! At ikaw rin ay mamamatay! Sinubukan ng daga na kumbinsihin ang ahas, ngunit hindi pa rin naniniwala ang ahas. Kaya naman, sinabi ng daga sa ahas, "Kapag hinayaan mo ako mabuhay, ililigtas kita! Makakalabas ka ng bakol na ito at makakakain ng mas masarap na pagkain katulad ng butiki at iba pa!" Sa wakas ay pumayag na rin ang ahas. Sinabi ng daga ay kakailanganin niyang tumayo sa ulo ng ahas at magbigkas ng dasal kung saan ay silang dalawa ay makakalabas. Ngunit kailangan isarado ng ahas ang kanyang mga mata kapag binigkas ng daga ang dasal. Kaya naman tumalo ng daga sa ulo ng ahas at nagsimulang magdasal. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagdadasal, isang butas ang nagawa sa bakol at ang daga ay agad-agad nang tumalon pababa mula sa ulo ng ahas at tumakas mula sa butas. Pagkatapos ay binuksan ng daga ang kanyang mga mata at lumabas gamit ang butas. Siya ay nakatakas katulad lamang ng sinabi ng daga. Ngunit nagutom ang ahas at napagdesisyon na kainin ng daga na kakalabas lamang sa bakol. Nagsimulang gumapang ang ahas at tinawag ang daga. "Daga, o aking kaibigan, nais kitang pasalamatan sa pagligtas sa akin at pagtupad ng iyong pangako. Puntahan mo ako upang mabayaran ko ang aking utang na loob." Pagtapos ng paghahanap ay nakita ng ahas ang daga. Ngunit nang makita siya ng daga ay tumakbo ito papunta sa kanyang lungga. Sinubukan ng ahas na palabasin siya sa kanyang lungga sa pamamagitan ng pagsabi na nais niyang pasalamatan ng daga at gusto niyang makipagkaibigan. "Sa tingin ko ay magiging malapit na magkaibigan tayo. Maari nating protektahan ang isa't isa at maghanap ng pagkain ng magkasama. Lumabas ka diyan, aking kaibigan." "Hindi tayo magkaibigan! Ikaw ay aking kaaway at ako rin ay kakainin mo! Nagkunwari akong kaibigan mo dahil nais kong isalba ang aking buhay!" "Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang pagkakaibigan ay para sa magkatulad lamang! Magkatulad, kaya naman hindi tayo maaaring maging magkaibigan." Naisip ng ahas na ang daga ay masyadong matalino para sa kanya at siya dapat ay maghanap ng ibang biktima at umalis na lamang. Moral: huwag magtiwala sa iyong mga kaaway at mag-isip ng mabuti bago pumayag sa isang kasunduan.